sinasabing ito na atang isa sa mapaminsanang bagyo na magupit sa Bicol. Lubog ang mga kabayan sa mabilis na pagragasa ng baha. Sinira rin maging ang sektor ng agrikultura at kumitil ng maraming buhay. Personal kong pinuntahan ang bayan ng Milaor sa probinsya ng Camarines Sur. Sa bawat lugar na aking madadaanan, makikita ang kalunos-lunos na sinapit ng bayan. May ilang barangay pa ang lubog sa baha, kahit ilang araw na ang lumipas. Mahigit isang linggo matapos ang manalasa ang bagyong Christine, makikita na hanggang tuod pa ang tubig dito sa barangay Del Rosario sa bayan ng Milaor. Maging ang mga palayan sa bayan ay lubog pa rin sa baha. Maliban nga sa mga kabayan na linubog ng baha, makikita rin sa likod ko na ang dating palayan na ito ay nagmistula ng lawa. Maging ang Milaor Central School ay hindi rin pinalagpas ng bagyong Christine. Dito sa ating likuran makikita ang iniwang pinsala dito sa Milaor Central School, kung saan makikita ang ilang mga libro na inabot rin ng baha. Kaya hindi na mapapakinabangan pa. Halos lahat ng silid-aralan ay pinasok ng tubig-baha. So yan, kanina makikita nyo rin na tulong-tulong na ang mga estudyante at mga guro sa paglinis ng bawat silid-aralan. Dati ma'am, yung mga naunang mga bagyo, hindi naman ay, dito, tumato. Ay, hindi po inaabot ng bagyo. Ang pinakamataas na bagyo nito huli, magandang dyan lang, sir, sa amin. Dyan. Kama na nagiging problem namin dito is kung hangin nabubuksan yung bintana. So ang sinecure namin dahil nasa taas namin, yung mga bintana. Tapos nakagilid naman, maayos naman. For sure yung mga nasa baba, so nag-prepare yun, iangat nila. Pero hindi expected yung taas ng tubig. Kaya dahil kahit mataas, inabot almost hanggang bubong. Hanggang bubong? So ngayon ma'am, ang rini-request nyo, especially dun sa LGU, yung tubig, yung BFP, yes, para mas mapadali yung paglinis nyo ma'am. Kahit flashing lang sir, kasi didikit na yun sir. Tapos at as much as possible yung mga MDRRM at least pumunta dito para yung mga module na nabasa, Ano ma'am yung nakakain dito mga appliances ma'am? Oh, tulad water na dispenser, TV, yung lumang radyo na yung mataas pa na may ano, parang ano. So ayan mga ka-aksyon, talagang putik na putik itong eskwelahan at humingi rin ng tulong ang eskwelahan sa BFP upang mas mapabilis ang pagbomba nitong mga putik dito sa eskwelahan. Sa kabila ng trauma mula sa pinsalang natamo dahil sa bagyong Christine, makikitang unti-unting muling bumabawi ang bawat isa. Kanya-kanya ng linis sa kanilang mga tahanan.
Ang iba ay nagtayo na ng kani-kanilang mga pansamantalang bahay. At ang iba naman ay bumalik na sa paghahanap buhay. Sana nga riyan ang 66 years old na si Lola Flora ng Zone 1 Barangay Amparado. Ganito nila ang tubig para abutin na. Sabi niya, mabuti nakalipat kami. Kung hindi, talang makukulong kami sa loob. Paglabas po namin dito, ganyan na lang po ang tubig. Dito na kayo dumaan. Opo, sa bintana. Mabilis yung pag-agos. Madali po ang tubo nila. Dito po, paglabas ko, hanggang dito ko na. Tapos po, naglampas tao na. Kung ba hindi nyo nainisip yung mga gamit nyo, ma'am? Pinatumpatong na po namin kaso, natumba. Pati yung lutoan, lahat po na sa loob. Pati yung naisalba lang namin yung dryer na itaas ko. Hindi rin niya mapigilan na mapaluha dahil sa walang natira sa kanyang ari-arian. Maging ang mga appliances tulad ng refrigerator na ginagamit niya sa kanyang negosyo ay hindi na rin mapakinabangan. Nung simula ng bata pa ako, ito po yung pinakamataas talaga. Nakita mo mang yung kalagay ng bahay, yung first na katapos ng bagyo na nakita mo mang yung bahay. Kamusta yung nakamdaman niya? Parang naiyak nga ako. Siyempre, nawalan ka ng gamit. Tapos yung ano namin, para pag kumain kami, hindi kami makakain. Paano po kung saan kami kukuha ng pagkainan. Nagpapasalamat po ako kasi nagbigay ang LGU. Tapos, nagdumating din po yung ako Bicol. Pasok ka po. Kailan di ka po makapasok sa pinto. Gawa ng ano po, bayaan mo na po siya. Yung ano yan. Yan. Malalim talaga. Ay, sira na talagang pinto. Ayan po. Ang loob ko. Yung rep. Tinan niyo po ang sitwasyon. Sa loob ng bahay ni Lola. Oo. Yung rep, hindi ko pa nai-repa. Yung rep. Ay, sayang pala yung... Patas. Ay, ito. Lampas tao. Kung titignan niyo sa height ni Lola... Lampas tao. Lampas tao na. At mabuti na lang mga kaksyon na pagdisyon na nila na lumipat na sa kabilang bahay kung saan may kalawang kalapag. Kung hindi, talagang matatrap kayo dito. Matatrap po talaga kami. Kung may gusto mong tumulong sa amin, papasalamat din ako kung mayroong gustong tumulong sa amin. Kasi wala na po ko talaga kung... Naikwento rin ng kanyang kapitbahay na si Lilia Pado. 69 years old ang kanyang naging karanasan noong kasagsagan ng bagyo. Saan ma'am yung tubig? Dito. Lampas tao Opo, tingnan mo itong mga nakahanger ko. Ang puputiin yan. Lamisa yung lalagyan namin ng miniplato doon, inhigaan namin. Katulad din ni Lola Flora, wala rin natira sa kanyang ari-arian. Hindi rin niya lubos akalain na ganoon kabilis umapaw ang tubig. Ganoy hindi rin naman ganito noong mga nagdaang bagyo. Halos nawala na rin sila ng pag-asa na sila'y makakalabas pa ng buhay sa kanilang bahay. Dati-dati hindi naman nagbabahang ganito kalalim. Ngayon lang kaya kampante kami. Sa akala, hindi na kami aabutin dyan sa pinagawa kong... Nandun kayo lahat ma'am sa upo, taas na yun? Oo, saka yung anak ko man na lalaki dyan. Saka yung dalawa niyang anak. Ay, aabuti na kami. Wala lang lalabasan. Sabi ko, sige na, labas na tayo. Kung hindi kami, sir, nakalabas, siguro may patay sa amin. Sabay-sabay sila kasama yung kanyang ako at anak. Lumangoy na sila. Oo. Simula doon, sa medyo mataas nilang... Pagbaba namin ka, ganyan-ganyan. Parte ng bahay, lumangoy sila, Lola. Palabas doon sa pintuan. Opo. Para makapunta doon sa kabilang bahay. Dito, ganyan na lang kami.
Tapos nag-inutong dito sa sambayan. Ah, yung... Kumbaga, yung sampayan ang nagsilbing yeah. guide nyo para makalabas. Yung anak ko naman na lalaki, tinutulak kami papunta doon. Hindi kami magkaasbas ba? Kasi ma... Maagos papunta doon. Nangangailangan pa po kami ng tulong dahil po sa kalagayan namin. Kung sino man po ang may mabuting kalooban, tumulong sa amin. Agad naman na nagpadala ng agarang tulong ang Ako Bicol Party List sa pangunayan ni Congressman Zaldico, katuwang si House Speaker Martin Romualdez sa bayan ng Milaor. Isa sina Lola Flora at Lola Lilia sa nabigyan ng ayuda, bagay na pinagpapasalamat nila. Ganyan po pinapaabot po kansatuyang mahigos, mabuot asin matinabang na Congressman Zaldico asin po ang sayang sarum partner pang Congressman na saruman pong maigo si Congressman Jill Bongalon. Ini pong tabang na hinatod po sa Satuya, bilog pong Kamarinisor, bilog pong Bicol Region po ang dinadarahan ta kani dahil arog po kayan katibay ang Satuyang Ako Bicol Party List 24/7. Samantala, maliban sa mga ayuda, tatlong araw matapos manalasa ang bagyo, ay agad na nagpadala rin ng Ako Bicol Party List ng rubber boat upang makatulong sa isinasagawang rescue and relief operation. Labis naman ang pasasalamat ni Milaor Mayor Anthony Reyes. Puso kami nagpapasalamat kay Ako Bicol Party List sa speedboat. Gayun din po sa ating Speaker of the House, kay Congressman Romualdez. Maraming sa'yo. Salamat po sa'yo, boss. And sa ating Pangulo sa patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na po sa oras ng kagipitan sa bagyo po. DBM, tulong po para sa Bicolano. Bangon, Bicolano! Sa kabila ng unos na kanilang pinagdadaanan, sa kabila ng lahat ng nangyari, makikita pa rin sa mga mukha ng mga residente ang isang pag-asa na sila'y makakabangong muli.